Mga kababayan, ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Pangulo ng Pilipinas. Kalipunan, handa, dala, kalis. Sa pagsisimula ng ating pagdiriwang, dadako po tayo sa pagtataas ng watawat sa pangunguna ng Pangulong Duterte. Tanghal! Ta! Kalupunan, mga pinuno at kawal, tanghal! Ta! Mga kababayan ng pambansang awit ng Pilipinas. Masasaksihan natin ang high-speed opener pass o ang mataas na mabilisang paglipad ng FA-50PH o ang tinaguriang Fighting Eagle. Ito ang pangunahing air asset na ginamit sa pagsasagawa ng combat air operation sa Marawi City laban sa ISIS-inspired terrorists. Naipamalas po ng FA-50PH, Agila ng Pilipinas, ang pagiging most lethal weapon system dahil sa iba't ibang katangian nito na ginagampanan sa pagdepensa at pag-atake sa himpapawid ng Philippine Air Force. Ang FA-50PH bilang air asset ay pinangangasiwaan ng 5th Fighter Wing, the home of the country's frontline fighters and jet trainers. Mga kaibigan ng high-speed opener pass. Mula po rito, inaniyahan ng ating Pangulo para sa pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Dr. Jose Rizal. Atin pong saksihan ang pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Dr. Jose Rizal. Dala. Kalis. Mahal na Pangulo, handa na po ang pag-aalay. Hit pa kanan. Kad. Mag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Dr. Jose Rizal ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Makakasama ng ating Pangulo, sina Dr. Rene R. Escalante, Tagapangulo Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas at General Andres Centino, Puno ng Kalupunan ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Inaanyayahan na po ang ating mahal na Pangulo.
Samantala, saksi naman po sina Kalihim Teodoro Locsin ng Kagawaran ng Ugnayang Panlabas, Kalihim Delfin and Lorenzana ng Kagawaran ng Tanggulang Pambansa, nandyan din po sa Executive Secretary Salvador Miguel Dea, at ang pangalawang punong lungsod ng Maynila, Sheila Hani Lacuna. Gayo din po si Senator Christopher Lawrence Bongo. Tanghal! Ta! Kalupunan, mga pinuno at kawal, tanghal! Ta! Thank you.
Tipunan. Mga pinuno at kawal, baba. Ta. Handa. Dala. Halit. Baba. Ta. Kalayaan, baba, ta, da, dala, kalis. Baba, ta! Mahal na Pangulo, tapos na po ang pag-aalaw. Baba, kalis. Matapos po ang seremonya ng pag-aalay ng Bulaklak sa bantay ni Dr. Jose Rizal, inaanyahan natin ang Pangulo at ang iba pang mga panauhin upang saksihan ang flyby na binubuo ng mga sasakyang panghimpapawid ng Philippine Air Force. Kindly focus your attention at the horizon. Ginagamit ito sa iba't ibang larangan, mapa operasyong militar o sa panahon ng humanitarian assistance and disaster response. Binubuo ito unang hanay ang mga sasakyang panghimpapawid sa Delta 10 formation, ang tinaguriang Basic Trainer SF-260 aircraft na highly maneuverable aircraft. Kaya't ito ay tama para sa advanced maneuvers at aerobatics. Inyo pong napansin ang kulay bughaw, puti, dilaw at pulang usok na sumisimbolo sa kulay ng ating watawat, ang sagisag ng pagkakakilanla ng isang malayang bansang Pilipinas. Sa pangalawang hanay, binubuo ng T-41 Mescalero sa pormang diamante o diamond formation, ang sasakyang panghimpapawid na pangunahing ginagamit sa pagsasanay. At sa pangatlong hanay,
ang rotary aircraft ng Philippine Air Force, pinangungunahan ng Sikorsky S-701 Black Hawk Helicopters na ginagamit bilang utility helicopter ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Natunghayan po natin ang mga sasakyang panghimpapawid ng Philippine Air Force. Thank you.